Good evening, everyone. I am pleased to have the chance to introduce our commencement speaker, Mr. Lloyd Luna. He is a successful alumnus of the Polytechnic University of the Philippines, who took Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. He served as the Editor-in-Chief of PUP Spectrum, the official student publication of the College of Engineering. He founded the Editors-in-Chief of the Philippines, presently known as Network of Campus Journalists of the Philippines. Mr. Lloyd Luna was also cited as an outstanding student in 2002. He worked for one of the major broadsheet newspapers in the Philippines, the Manila Times, where he gained experiences as a professional journalist. Today, popularly known in social media as Pambansang Inspirasyon, Mr. Lloyd Luna is an inspirational, motivational speaker, author of 11 self-help books, radio and television talk show host, former newspaper and magazine columnist, publisher, a popular Filipino songwriter and a top-notch speechwriter in the Philippines, and of course, a life mentor. He is president and CEO of Lloyd Luna Company, the parent company of several companies he put up. He is a sought-after keynote speaker in the areas of success, career, business, and professional achievement. He has been in numerous conventions, conferences, seminars, workshops, and talks for various companies and in different countries. His distinctions include Collegiate Ambassador for Peace awarded in South Korea, Knights of Rizal Leadership Institute Achievement Medalist, and Oras Awardee in Entrepreneurship. He is also named 2012 Most Outstanding Motivational Speaker and 2012 Most Outstanding Author. He was also cited as 2012 Inspiring Young Male Motivational Speaker of the Year, 2012 Most Outstanding Training Service Provider. He was named SM Supermarket Brand Ambassador, 2013 Most Inspiring Young Male Professional of the Year, and in 2014, he received the 2014 Top Choice Awardee for Motivational Speaking. At age 31, he was nominated to the 2013 10 Outstanding Young Men of the Philippines. He is with us tonight to share his unique life experiences and his stories of trials and triumphs to you, ladies and gentlemen. Please join me in welcoming Mr. Lloyd Luna. Thank you, Don Sita, thank you. All right, sit down. Hello, everyone. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng kumalakta. Kasama ko ng pera, napakatatapag ninyo. Kumalapak din po kayo. Bante po kayo lahat ng speech. Actually, nag-extra ko mas malakas, di ba? Tap! Hindi na ako na kasama yung sigaw! Hindi na ako na kayo na finally, finally, tapos na! Ang paghihirap ninyo, so simula na naman ang bagong paghihirap. Salamat sa napakagandang introduction, Ms. Laila Saverano. I mean, Liza Siguera. Lyra Hernandez. Natuwa ako sa introduction sa akin. Kasi sinulat ko, binasa niya. So, thank you. Sobrang saya ko po na ako po na ipita para maging commencement speaker ninyo ngayon.
Kung hindi po kayo masaya, problema nyo na. Dahil masaya po or malungkot kayo, bayad po ako. So, sa hindi pa po nakakalaan, kumidyante rin po ako. Kaya magiging kakaiba yung graduation stage na ito. At bilang kayo po ay taga-level ng Ate Jess, nabalitaan ko po na matatalino kayo. Hindi naman po lahat ng balita tama. So, huwag po kayo masyumin. At bilang assumption ko po ay matalino kayo, ang mga jokes na inihanda ko ngayong gabi nito ay jokes sa pangmatatalinong tao lang. Pag hindi po kayo natawa, alam niya na. Kaya kapag kayo na kami tumawa, suggestion ko, sundan niya na. Huwag ka mahingay dyan. To the members of the board, uy, huwag kayo magkumutya. Hindi na ako maghahagis pag mahingay kayo, ha? Marami ako ihahagis. Dapat isang page, darating sa inyo, eh. Na may kasama, secret. To the members of the board, to your school president, Rodrigo Duterte. Sino president niyo? Oscar Hernandez, sir, and this able administration, and this able, to all teaching faculty, to all teaching faculty, from and from, yeah. Non-teaching staff, parents, single parents, grandparents, great-grandparents, to the parents, to the citizens of this beautiful city of Glenary. Not yet today, but soon. Senior citizens, netizens, kids, children, soon-to-have children, to all students, nagpagap na students, nakalimutan sila students, feeling around students, at sa lahat, hindi naman inimbita pero nakapasok sa gate. Pero ganun pa man, magandang gabi po. And of course, what an evening of celebration to the graduating class of 2018. 17. Akala ko rehearsal to. Mamaya ko pa sasabihin. As introduced, my name is Lloyd Luna. Isa po akong sikat na speaker. Opinyon ko po yun, wala kayong pakialam, no? Ako po isang best-selling author, television host, newspaper columnist, songwriter, entrepreneur. Madalas po ako naiimbita na mag-iya sa TV, radio at ma-feature sa mga pahayagan. Last year, lumabas po ako sa programa ni Boyang Kunda, The Bottom Line, sa ABS-CBN at saka sa ANC. At ang unang tanong po sa aming Tito Boy na ako po in-interview, Lloyd, kumusta? So sumagot po ako, Tito Boy, okay naman, ahihihi. Sorry, wala akong di ko kaya ang ihagis ng mga incomplete. So, pasensya na. Ngayon po, ito, lumabas ako sa CNN Philippines at dalawang beses ako na inibita. Huwag may pakita ko sa iyo ngayon. At dalawang beses ako na inibita sa DZMF, Teleradio at sa programa ni Mark Logan at Ami Perez. Sinasabi ko po itong mga ito para ipalam po sa inyo na sikat ako. Wala lang sa itsura. But tonight is not my night. Tonight is not about me. This is about you. This is your night. So I will give this to you. Sagit lang po ang speech ko. Hindi ko na po hinabahan dahil mababa rin ang budget. Marami pa sa akin gusto sabihin pero may kanya-kanya pa kayong celebration after day, so bibilisan ko na lang. Promise ko po, alas dos na madaling araw, tapos na tayo. Tama-tama po, pag-uwi ninyo, gising
rin yung mga halagang bago at manok sa bakit ninyo. So, may sasalubong na sa inyo, ano? Hindi po ako nakapaganda para sa speech na ito, kaya hindi ko may papakaka na may matututunan kayo. Kung hindi po kayo matuto, huwag ako magsisihin ninyo. Dahil tulad po ninyo, biktima rin ako kaya ako nandito. Kung wala kayong matutunan, okay lang yan. Kasi nung graduation ko, wala kang matutunan. Actually, meron. Sabi ng speaker, na nagagamit ko ngayon sa buhay ko, congratulations and thank you. Yun lang inatandaan ko. So, message ko para sa inyo, congratulations and thank you. Next part na po ng program, ano pa yung kasunod? Ha? Tapos na, okay na yun. Parang gusto mong kunin, gusto mong kunin. So, lahat na ayaw na. Diyan na kayo. Usually, ang trabaho ng mga commencement speaker, magbigay ng wisdom at magbigay ng welcome maaaring maging gabay ng mga graduates. O, huwag kayo maingay. Sa inyo lang yan. Asan ako? Nawala. Many times, speaker would be asked to share about the advice they would like to give to their younger self. Well, I don't think it would be a great idea to give an advice to my younger self. Because if I were to give an advice to my younger self, I am sure he will not listen. I know that because that was me, and I know me. The younger me was an engineering major. Kaya hindi ako nagsuot ng mga ibang kulay. Orange kasi ako. Out of spoken words instead of numbers and equations. Hopefully tonight, you can pretend to be my younger self. You don't have to listen to me, but as long as you sit down and laugh with me, your older self, me, will just be fine. Sa ganitong okasyon, halos lahat ng speakers sasabihin sa inyo, mangarap kayo! Dream! Dream big! Dream bigger dreams! Libre ang mangarap! In my experience, tama naman. Libre ang mangarap. Pero hindi libre ang pag-abot sa pangarap. Dahil kung libre ang pangarap, lahat tayo successful na. In my hands... Ano ba yung mga ating nagaling sa rehab? In my hands are two copies of my best-selling book. Ikaw lumipat kayo dito para... Lesson number one, kids. Walang taong tulog ang nakukuha ang gusto nila. Kung gusto mong masagal, ang biyaya na iahagi sa'yo ng buhay na ito, dapat gising ka, dapat nandun ka, dapat ready ka, huwag kang umanga, huwag kang tatanga-tanga, kung hindi tatamaan ka. Many people may have the will to reach the dream, but only if you are willing to do it. Another lesson, your willingness to succeed is more important than your will to make it. Things at you. Some are good, some are bad. If you are not around, if you are not around, how can you possibly catch any of them? Success only happens when you are around. And people who are present are the only ones who get the present. Ano bang course yung parang mahirap?
Mr. President, with your permission, can I say shit? I just said it. Can I? This is the truth. Life will throw some shit on you. But it's not about what life throws at you. It's about how you respond to whatever life throws at you. And if life... Ba't parang ito lang yung nakaintindi? Hindi ko intindi. Nabubulok at di nabubulok, ano? And if life should throw some shit on you, catch it. Then clean up and prepare for another stuff to catch. Maybe this time, it's not shit anymore. Life will never run out of good and bad stuff waiting for you. So you should not stop and get tired. Life will never run out of good and bad stuff waiting for you. So you should not stop and get tired of trying to catch the next ones. Sa ganitong passion, malamang sasabihin ng speaker, follow your dream. I don't believe in that. Marami mga tao sinundan ang pangarap nila, pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? Mali ang pangarap. Bobo. Mali ang pangarap. Sinundan. Alam niyo dati, gusto kong mag-artista. Kaso, hindi pala pwede yung mas nagawa ko pala. Dapat may mabar ka. So yun, tinamad na ako, di ko natin luloy. Di ko, next time na lang. Marami sa inyo, dati gusto maging Snow White, Cinderella, Wonder Woman. Kung titingnan mo siya ngayon, tingnan mo katabi mo, di mo maiwasan magtanong anong nangyari pag nagkaganon. Dati gusto mo maging Iron Man. O ngayon, mukha ka namang babakal. So do not follow your dream. Instead, follow me on Twitter. Explain that to your parents later on. Do not follow your dream. Instead, follow your playful heart. Nung bata pa ako, siguro mga 2 years ago, I mean 2 decades ago, jeepney driver. Alam niyo yan? Nagka-drive ng jeep. Eh, nag-fail ako. Hindi nagkatotoo. Hindi ko na-achieve yung pangarap ko. Sabi ko, iba na lang. Naisip ko, magpare na lang kaya ako. Totoo pa kasi nasa promise section to ng yearbook namin. Papasok na sana ako sa seminaryo ng Maria May School. Kapag ka may tsura ka, mahirap magpare. So, hindi ka natinuloy. Nag-fail na naman ako. 17 years ago, sabi ko, maging professional musician na lang kaya ako. I was about to enroll in USC Conservatory of Music because my parents at that time were so conservative. Then, naalala ko, mahirap lang pala kami, walang pang bayad ng tuition. Ayun, yung pangarap ko maging USC Tiger, napunta ko sa PUP, naging Hello Kitty. So, nag-fail na naman ako. Nailabas ko ang kauna-unahang CD commercial album ko. Medyo masakit ko ito pag tinamahan kayo. Isang piraso. Wala na pong pinigay. 17 years before I realized the dream. You know what I learned? Some dreams take time. Kung hindi mo makuha ngayon ang pangarap mo, pero committed ka na makuha ito, darating ang oras na makukuha mo rin ito. Saka lagi mong tatandaan, your dream
will find its way when your heart is set to achieve it. In other words, success is more to do with the heart than it has with a dream. You can dream all you want, but when your heart is weak, your dream may likely be ending up on your deathbed. At age 17, I took yet another strange decision. This time, I wanted to be an engineer. Kaso hindi natuloy, hindi nga ako nag-work. Dahil nyo bakit? Wala lang, ayaw kasing maging top-notcher. I gave chance to others. Saka, 5 taon na akong board na board sa school. Mag-board pa ba ako? I remember back in the days, my classmates were working so hard because some of them were running for cum laude. One night, guess what? I found an easier way. Instead of running for cum laude, I ran away from it. Very easy. No maintaining grade necessary. Before reaching the age of 24, I didn't know what I should do in my life. I knew I wanted to be something. I knew I wanted to be someone. I knew I had to prove something to some people, but no one would be around to tell me how. Or maybe there were some people around. I just didn't bother to ask. I failed many, many times before in my life. And I cannot even describe the pain, disappointment, and frustration that went along with my failures. Ilang beses ako umiyak! Minsan umiyak ako habang tumatawa. Parang konting-konti na lang baliwan. But then I realized one important lesson in life, and you have to get this. Failure is not the enemy of success. It does not tell you what works, but sure, it tells you what doesn't work. And knowing what doesn't work eventually introduces you to what works. And when you know what works, that is success. Just as how success could define some people, failure could also define who you are. It's what you do when you fail that builds your stage for success. In college, I took electronics and communications engineering. Hindi ko gusto, pero yun ang suggestion ng magaling kong panganay na kapatid. Sino mga panganay dito? Nasa kamay? Pakailan meron yung mga yan eh. Daming alam. Dato, kapag 4th year ka, sa high school, kasunod college na, tama ba? Di ba kasi natin uso yung K-9? Wala pa naman ganun. Pag-i-tutuan na pala, nag-upgrade sila, di ako advice. Tinanong ako, sabi ng kapatid ko, Mike! Hayo ito! Sabi ko, bakit? Ano ba naman sa college? Sumagot ako. Sabi ko, ano kukunin? Maliban sa allowance? Sabi ko, gusto ko mag-mascom. Sabi niya, mascom, napaka-competitive na puso. That is so antagonistically, immensely competitive. Sabi ko sa kanya, spell. Hindi, basta alam mo na yun. Hindi ka nag-iisip eh. Simple logic lang yan. Sabi ko, logic? Ano yun? Sabi niya, logic, magpapakahirap ka na lang sa college, bakit hindi pa ko yung pinakamahirap? Napaisip ako. Sabi ko, OMG, what a piece of piece na. Yun, nasa engineering na ako, nahihirapan na ako sa mga subjects ko, minsan naiiyak na ako. Sabi ko, Lord, ate ko dapat na nandito eh. Eh, di yan yun to, nagpapakahirap. Eh, sa engineering pa naman, pag nagkasabay-sabay yung mathematics subjects, mapapaliwo talaga. One time, nagkasabay-sabay yung exam namin. Sa math, calculus, lactobacillus, cumulus, limbus, graduates, hindi lahat ng pangarap ay tamang pangarap para sa'yo. Eh, paano mo malalaman kung tama ang pangarap mo? Kung nahihirapan ka at napapagod ka physically, pero masaya at fulfilled ka naman, spiritually, tama ang pangarap mo. Para naman sa ganitong okasyon, madalas sasabihin ng speaker, don't give up. Huwag kang susuko, huwag kang aayaw, laban lang. Tonight, I say to you, give up. Because if you want to level up, you have to first give up.
After tonight, you are not students anymore. Give up on being some immature youngsters who would beg for teachers to give them a passing grade. Embrace the idea that the world outside is not as forgiving as what you wish it to be. Your school has been your shield from brutal realities in the world outside. It can no longer protect you starting tomorrow. So give up on your former self. Embrace your brand new self. Hopefully so ready, so enthusiastic, so brave to face the future. I gave up on my former self when I graduated. Ang dating na mamopia, ngayon nagsasarili na. Hindi ko na kailangan sundan ang standard ng iba para masabing successful ako. Hindi ko na kailangan kumpara ang sarili ko sa iba dahil ang alam ko, hindi ako mas magaling sa kanila. Pero alam ko rin, hindi rin sila mas magaling sa akin. Ang alam ko, magkaiba lang naman. I gave up the things that make my life easy because they don't prepare me for anything. They don't strengthen me, they don't challenge me, they don't bring up the better version of me. An easy life will never make you a better person. And just like many normal people, I'm also allergic in mathematics. Sino po dito yung kagaya ko allergic sa math? Taas ang kamay. Bakit ako allergic sa math? Dahil hindi kasi 20% ang discount ko. If nalilito kayo, may dala po akong multiplication table, yung isang side multiplier, sa kabila, multiplicant, at sa kaputin tao ng product. Huwag mong itanong kung saan ginawa, malamang product made in China. Sa school, tinuro sa amin gamitin, displacement method. Sino dito nakakain alam ng displacement method? Anyone? See, if you don't know, pretend. It is a formula na ginagamit para masukat ang weight ng isang solid na bagay base sa sukat ng tubig na natapon. According to Google. Nung minsan, umulan sa amin, nagpanik ang nanay. Sabi niya, anak, tumataas ang tubig! Bumaba na! Umalis na tayo! Sabi ko, Mom, can you please wait a second? I'm still computing. And according to my computation, Mom, alas 10 pa ng gabi, tataas ang tubig ng hanggang ngayon. Alas 6 pa lang, oh. Relax. Excited lang pumila para sa release goods. Sabi niya, sure ka ba dyan sa computation mo? I said, come on, Mom. Trust me. I'm your son. Gumulong siya, yun na nga eh, kilala kita, kaya ako nagdududa. You know, that incident almost killed us. Mali yung computation ko. Tapos ang siya palang yung name na. There are many things in life that you won't get right the first time. But you don't have to get everything right away. Whatever you do, you will have to fail at some point. That's okay. Kung sa tingin ninyo natapos na ang exam sa buhay ninyo, dahil graduate na kayo, I am here to ruin your celebration. Hindi dahil natapos na kayo sa school, tapos na yung exam. Masusulat ka ba natin ang buhay ninyo, mas maraming exam ang naghihintay sa inyo. Ang pinagkaiba lang, ang buhay sa labas, wala ng prof na magbibigay ng grade, at wala ng parents na susugod sa school para ipaglaban kayo at ipakiusap na ipasa kayo. Pero ang kalidad ng buhay ninyo ang magsasabi kung pasado or bagsa kayo. But the good news is, you are your own teacher now. You can choose to give yourself a perfect score even if you totally get nothing. Right.
You can choose to teach yourself or just be content with what you know. You can choose to give yourself an easy exam with your notes open or challenge yourself with impossible questions. You can choose to attend your own class or dismiss it because you are busy Facebooking, Twittering, and IGing. Sabi na ng mga tao, di ba, pagtulog, tatamaan ka talaga. Yeah. Graduates, you are not an ornament of your generation. You are not born to accept everything that is presented to you by our generation. You cannot play hostage to your own ideal fear. You can always choose to fight for what you think is yours. And never allow yourselves to be taken advantage by anyone in the position of power, because the future does not belong only to them. The future belongs to everyone who contributed to create it. But once you leave this institution, and this is important, once you leave this institution, you can choose to create a society that you can call your own. A place where you are free to dream and fail, and dream and fail again, and dream and hopefully eventually succeed. Ang mundo naghihintay sa inyo ay mundong kami ang gumawa. Take note, kami ang gumawa. Ginawa namin para sa amin dahil akala namin kami na ang last generation. Kaya kinal po namin ang mga mundo. Kaya nagmina kami ng nagmina, kaya ngayon sobrang stress sa Secretary Gina. Kaya pinulo namin ng lambat at fish pen sa Laguna Lake. Naboard kami sa napaka-plain na design ng luneta, kaya nilagyan na rin namin ang photobomber background na Rebuto ng Rizal. Kaya ipinamigay namin ang West Philippine Sea sa China. Ilang taon namin pinabayaan ng bawat isa, kaya lumaganap ang droga. Paulit-ulit namin ipinoto ang mga politikong trapo. May mga artistang kumabot nanalo. May mga artistang nanalo pero na-apoy pa rin sa pwesto. May mga politikong nagkaroon ng wheelchair dahil nalumpot may kaso. Hinayaan namin ang mga korporasyong maging galit at akusado. O kailangan 6 months na trabaho, basta i-renew na inyo kami. Hinayaan namin ang mga taong gobyerno mag-negosyo kami ng buwis na pinaghihirapan ng mga magulang ninyo. Sobrang laging busy kami sa paghahanda sa katapusan ng mundo na hindi namin naisip na darating kayo. Noong 1999, nagunaw na ang mundo. Nagunaw uli ito noong 2012. Malay ba namin kung sa alam pa na lahat ng iyon? At darating pala ang iyong generation. We made the Philippines you have today according to our liking. We designed it for us so we can enjoy it. We made everything about us, about our generation, and chances are you will never fit in our design. So my advice is for you to create your own path. Together as batchmates, create your own collective dream society. Together, set your own standard higher than ours, even when you fail to reach it, it's still high. Create your own container, or better yet, be your own container. Besides, your age is just an idea. Success knows no age. There are people who are 59, but are still young because they never learned anything, still failing, making a lot of similar mistakes at age 65. There are people who are 18, but are already old because they have already found their life's meaning and then discovered their place in this world. Do not be afraid if we will not approve of your choices, because the truth is, you don't owe us anything. You can be a girl or a boy, regardless if you were born a girl or a boy. You don't owe this school anything. Wala kayong utang sa school. Maliban kung hindi ninyo patapos doon, bayaran ang tuition, miscellaneous fee ninyo. May utang pa kayo. But you don't owe your parents anything. Wala kayong utang sa mga parents ninyo. Because the truth is, nag-aral kayo dahil mahal nila kayo. Tingin ko lang. Hindi ako sure. You don't owe your teachers anything. Dahil sumahot na sila. But also they perform their mission to teach and prepare you for what's coming. So, if there's one advice I would like to leave you with,
Don't be obliged to pay us back. Huwag niyo kaming bayaran. But please, kung meron naman, magbigay din kayo. But your real obligation now is to take good care of yourself, of your generation. Make that promise to yourself that one day you will be the best computer scientist, the best information technologist, the best educator, marketer, entrepreneur, seafarer. What course did I miss? Oh, criminology. You promise yourself to be the best criminal. Truly serve and protect the people. Look after each other. For you only have your generation to understand you. The previous generations don't understand Zerp, PYBM. I was OTW, LOL, ROTF, ABT, the pigs in your FB. Oops, BBW, BRB, BBY, OK, OMG, NBN, stay cool, GTG, BB. Do you understand that? Okay, so tama. Hindi na tayo naintindihan. Don't expect us to understand your unique linguistic pattern, your unique way of highly sophisticated, intelligent research method, otherwise known as Googling. Your unique way of guarding your boyfriend or girlfriend by stealing and secretly keeping his or her password. But you know, just like your parents, I am so incredible. Yes. A diploma. It's a piece of paper that is so important. Diploma. But diplomas do fade. Medals get rusty. Certificates get old. On the other hand, the wonderful memories and experiences and friendships you made here will last long. Perhaps. Perhaps long enough that you can take them off the shelves of your mind when you feel lost, afraid, and disappointed about your future. Your achievements tonight may be forgotten soon before you can even land your first job or second job. Your achievement is a recognition of what you have become. It's never an assurance of what you will be in the future. And the truth is, the world doesn't remember no cum laude, no valedictorian, no best in spelling, no best in PE. The world only remembers those who have made an impact on the lives of the people they serve. So hopefully, you will serve humanity to the best of your ability. Your future is yours to create, it is yours to design, it is yours to embrace. We had our time, and our time is almost over. To all parents out here, raise your hands please. I want to see your parents. But parang ngayon yun ang maging parents ngayon? I have a message for you. Parents, be ready to provide temporary shelter and minimum wage to your children. Because their first day of non-working holidays starts tomorrow. Wala yatang maraming available at trabaho, so please be a good employer to them, to these highly qualified job seekers. Come on, parents. Wala sila na dapat pwede takuhan kapag na-reject application nila. Be kind to them. Who knows after 5 years, magkakaroon din yan. And finally, I will tell you one important truth. Last 2 pages. Assistant, pakiwala ka sa labi ko. See? Anak na may-ari, inaali na ako lang. That is possible. Pero lang po yun, baka ilang mabayaran. Marang sa kaya. Shintong,
page na to. Pakipuksan nga ulit yung last page. Yung last page. Asan ba? Buksan, open mo muna. Pag-iino. Finally, I will tell you one important truth. Pakibalik mo. May dalawa ko palang kapatid, hindi ko napansin. Pamaya na kayo. Life will not guarantee you anything. And you are not entitled to some automatic success. Some of you may make it, some of you may not. Some of you may stumble and get up, some of you may stumble and stay on the ground. Some of you may try one thing and succeed at it, some of you may try many things and terribly fail all of them. But please know that it only happens because life does not have any obligation to guarantee your success. It only gives you one assurance that you can always try to do anything at any time, at any place, for as long as you can endure. But if you should move on with your life with kindness, if you keep your faith in your God and in yourself, and if you stay in love in what you do best, then amazing things will come your way. Lastly, please don't take your life so seriously. Tayo niyo kung bakit. Ilang beses ka pang nagseryoso, pero sa huli, ikaw ay iniwan at hindi sineryoso. Forget these words either. To the graduating class of 2017, congratulations and God bless. Because I'm honored to be the video commencement speaker, I am honored. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Bakit kayo lang ito kayo? Kayo lang nakakaintindi na. Sige, so thank you. Thank you.